talaga siya gawa talaga. Wala talaga. Pero at all. Dapat at least October, promise sa amin, may groundbreaking na. Then okay. Yung pinapakitang vacant lot, supposed to be, doon nilalagay yan, yung nasa video na yan. Okay, yun yung site. Yan, yun okay. Yung site. Project site. Yun yung right. Site. But okay. Unfortunately, parang syempre, October, then March na, walang any update. Then we've checked with SEC, wala ring permit to sell yung... Oh, mga investment, ano nito, yeah. Options. Walang secondary license to sell yung, ano, yung... Okay, okay. You mentioned ano, na merong nangyaring, dapat groundbreaking, no? Yes, and since sir. It is an investment, meron silang promise. Apa, okay? Apa, maari mo bang ikwento sa amin, no? Paano nagsimula ito? May in-approach kami nung owner, parang nung una in-encourage kami to sell the membership. Kasi ano ako eh, sa sales ako eh. Okay. Diba? So, syempre, so to hire you, yun yung unang... Yes, pero not as an employee, pero parang outsource ako, external agent. Parang, oh Dan, baka gusto mong magbenta na itong membership namin. Siyempre, pag nagbenta ka, sabi may commission ka. Yes, alright. Oh. So sales agent ka. Yes, yes. So, nung pinresent niya yung maganda, nakita niya yung video, di ba? It's very promising. Saan dapat yun? Parang beach one. Property siya. Oh, sa Station Boracay. Station 1 ng Boracay. Okay. So, September yun, then nag-join ako. Kasi minamadali kami dahil yung groundbreaking daw supposed to be October 26, if I'm not mistaken. No? Parang yun yung groundbreaking. So, nung time na yun, pre-selling yung price na in-offer namin, it's 298,000. Pwedeng, per share. Yes. Pwedeng spot cash, pwedeng installment. So, syempre, dahil may mga existing clients ako, nakapagbenta ako. So, okay. More or less, I think 14 or 15 na memberships. Hindi naman lahat spot cash, pero more or less, nasa 1 million yung naibayad ng mga kaibigan ko. And may commission ka doon? Meron. Alright, meron. Okay. Yung investments, no? Nung in-avail ito ng mga kaibigan mo, yung mga kakilala mo, apa. Meron namang pinirmahan yan. May contract. Everything is in writing. Yes, yes. We have it here. Then may contract, may OR. Okay. So, sige. Nandun yan. Then, syempre, expected namin, October, may groundbreaking na mangyayari. Ang ginawa pa nga, pinapunta pa ako sa site para makita yung groundbreaking. Pero walang nangyaring groundbreaking naman. Then parang namumove eh. So from October, naging November yung groundbreaking. So naging December. So pumasok na yung 2024. Wala nang groundbreaking na nangyayari. Wala na rin update sa amin. Hanggang hindi na rin... Ako, huminto na ako magbenta ng December. Okay. Kasi feeling ko parang, teka lang, pamove tayo ng pamove ng groundbreaking. Then... Nalaman nga din po namin na wala pala silang secondary license from SEC to sell this membership. Siyempre, mukha mo yung hinaharap mo eh. Opa, dito sa mga opa. Bumibili. Opa. Now, natanong mo na ba sila since meron ka namang communication dun sa owner? Bakit walang nangyaring groundbreaking no, nung pinangako nila ito dapat ng October? Sir, yun nga yung nakakatawa dyan kasi laging sasabihin next month may naipit lang na... na permits, mga something like that. Ang dami ng daylan, sir, eh. Okay, so, pero yung pera? Nasa kanila. Wala tayong makikita, no, na nag-translate yung pera into infrastructure. Wala talaga at until all. Until now, I believe, attorney, madam, wala pa rin. Sir, Robel Estorque, magandang hapon po sa inyo, si attorney JV ito. Sir, bakit walang nangyaring groundbreaking, walang itinayong kahit na ano? Po yung aming permit kaapunta. Na-delayed po yung aming permit sa DENR. Kaya po na-delayed yung aming construction. Pero po, sir, yun naman sa mga client namin na nangihinang refund. We process the refund naman po. Wala namang problema sa amin. Wala po kasi kami na-receive na request refund. So, pag nag-request refund po yung client namin, kasi po, sir, pangalawang hotel na po namin, yan yung first one na tayo naman namin. Yung pangalawa po namin na request po, kung ang client naman hindi magtutuloy, mag-request refund lang po sa amin. Teka lang ha, so you already promised them, itong project na ito, itatayo natin, magbebenta tayo ng mga membership, okay? Apo. Someone who can will contribute para sa funding ng project na to. Pero at that time, wala pa talaga kayong permit. Sir, naka-process po yung aming application for permit. Kasi start lang po dapat ang program na yan. Na-hold po yan dahil sa we're waiting for our permit po sa secondary license. In so far, as the secondary license, ina-admit ninyo, inaamin ninyo na wala kayo, no? Hindi kayo authorized to sell, ano, or... Yes, sir, alam po namin. Kaya nga po, sir, nung na-delayed yung aming license, nag-suspend kami ng selling. At saka po, sir, actually po, wala pa pong 10 yung client namin, yung aming account ngayon, wala pang 10. So, in other words, yung permit ninyo from the DENR ay hindi in-approve dahil nga wala kayong secondary license from the SEC? Hindi po, sir. Ang permit po naman sa DENR, nag-delayed po siya because of the
contract agreement po doon sa LGU naman po. Okay, so ang dami pa palang hindi maayos at the time, no, when you made the promise. Kung mag-request sila ng refund, Sir Robel, ano yung timetable para maibigay mo yung full amount? Maximum 15 working days lang po, na-refund na po sila. Kasi napapagod na rin yung mga ibang kasama ko nang kaka-request, eh, di ba? Hindi, no, I understand. Hindi, okay lang naman yung... Paano lang painin lang agad, initially, para din... makapag day one agad tomorrow. It's good, ang dali mong kausap. Thank you so much. Ang dali mong kausap ngayon, no? So, i-clear ko lang din, RG, yung first client niyo is September 2022. So, matagal na yan talaga na binibenta mo. I'm selling membership nang wala pala tayong permit. Kaya nga nag-suspend tayo ng selling. Nag-suspend kayo nung umalma na kami. After the fact, yung suspension ninyo. I'm sorry, RG. Nag-suspend kayo nung kinu-question na namin na wala tayong permit. Bakit kayo nagbibenta? Bakit tayo tumatanggap ng pera? Alam na alam mo yan. Gito na lang, oo. Diba? Para mapashorten lang natin yung discussions naman. We acknowledge naman na pag nagpadala siya ng letter, automatic mag-refund naman kami ng 15 days lang. Kasi, ilan ba yung client na naipasok lahat overall? 14, I think 14 yung sa akin eh. More or less 1 million lang naman to. Pero kasi, ang ano rito, RG, alam mo naman, for the longest time, 16 years nagbebenta ako ng insurance, license ako, never akong pumalya, never akong nasira sa client ko. Alam mo yan. Diba? You even tried to join my team. Tapos, antayin mo na yung request na refund. Hindi, kasi top selling kami dyan. Kailangan makorek kasi. Bro, kailangan makorek eh. Thank you so much. Kinompromise mo mga tao. Alam naman ni ang daming kinakausap sa inyo, walang sumasagot. Saka RG, para alam mo rin, alam mo lang din, sinasabi mong stop selling kayo, pero tuloy-tuloy kayong naniningil ng mga naka-monthly, nakakatanggap ng billing notice. Hindi talaga. Sorry. Sir Robel, nakikinig kasi ngayon sa Senator Raffy Tulfo. Exact date lang po ang hinihingi lang po ni Senator kung kailan daw po ito maibibigay. Pag mag-email po ngayon, mag-day one kami tomorrow agad. 15 days lang po bago, on or before 15 days. Hindi po, na po ba kaya na mas maaga dun, sir? Kasi ang tagal na rin po nito, sir, problema. Para mag-antay pa po sila ng another 15 days. Lang, mas mahirap kasi mag-over-promise din. Pag nagbigay kami ng commitment naman, automatic ang magpapadala agad namin. Ha? Hingin lang kami ng email, ma'am, para naman makapag-day one kami agad sa accounting. Napakatagal na nito, sir. Last year pa po. So, ibig sabihin, sir, ayaw niyo pong mag-over-promise. So, hindi pa tayo sure, sir, sa 15 days? No, ma'am. That is the maximum po. That is why, if they could email tonight, no, mas maganda. Para tomorrow makapag-day one kami, then we could process immediately. Sir Daniel, yes. Imo-monitor po natin. Nakaalalay naman din po kami. Kapag hindi po nakapagbigay si Mr. Robel Estorque, nandito na po sa linya natin si Sir Eric Mercado, ang Regional Director po ng NBI Region 4A, para po mas maobliga natin siya na ibigay po yung nararapat. Sir Eric, magandang hapon, no? Magandang hapon po, magandang gabi po. Sir Eric, narinig nyo naman po kanina yung pag-uusap ni Sir Daniel De Leon at ni Sir Robel Estorque. Meron po ba tayong mga nakarating na dyan sa inyong tanggapan, reklamo patungkol sa mga investments na hindi naman nag-proceed? Opo, nitong mga nakaraang panahon po, marami pong investment schemes na ganyan na kumakalat. Iniiba lang po nila ang produkto, iniiba lang nila ng kaunti yung approach, pero ang bottom line, pareho po eh, yung pag-intay sila sa mga tao para mag-invest dito, pangangakuan po ng mga magandang return of investment, pero sa bandang huli, wala naman po, hindi po nag-exist yung mga sinasabi nilang mga produkto, hindi rin po nag-exist yung opisina. Wala po talaga, parang hangin ang pinangako nila sa mamamayan. Kaya bandang huli, yung mga salapik na ibinibigay nila para sa kanyang kita, wala pong nangyayari. Marami po tayo nakikinig ngayon. Ano po yung ma-advise nyo sa kanila when it comes to these investment offers? Unang-una po, ipapayo po natin sa ating mga kababayan na kung lalahok tayo sa mga investment, kailangan nating aralin muna yung legal existence itong mga companies na ito. Ito ba'y rehistrado sa mga tamang ahensya ng gobyerno? Yung po bang mga interest na ipinangangako ng mga suspects ay tumutugma sa talakarang interest na ibinibigay ng ating mga financial institutions gaya ng bangko, yung mga lehitimong lending institutions? Pag ito po ay sumosobra na, ito po ay malinaw na panlilin lang sa ating mga kababayan. Kaya po, unang-una, maging prudent, maging maingat. Pangalawa, kung nabiktima na po tayo at ayan na po yan, hindi ko na po isa-isa yung mga dokumentong dapat isubmit dahil matetelegraph lang natin sa mga taong imbisigahan natin yung approach natin sa investigation. Kung maaari po, kung ano po yung mga dokumentong hawak na ating mga kababayan na magagamit nating ebidensya, ay
ipakita po nila sa NBI, pag-aralan natin kung sapat na, we will file the necessary criminal actions immediately. Kung kulang, tutulungan namin sila upang mabuo po ito. Kitang-kita po yung ano eh, yung deceit and damage, yung umpisa pa lang. They are representing to have the capacity to deliver whatever form of income sa ating mga tao kapalit na sinasabing investment. Yun po eh, napakalinaw na yung pangkalahatan, ang kanilang approach na kahit sino tamaan ng mga kababayan natin, basta kumita lang sila kung sino man po o may kagagawan yan. Maraming salamat po dun sa naging payo po ninyo, ha sir. Nangako naman na po si Sir Robel Estorque kanina na mababayaran na o maibabalik na yung mga ibinigay sa kanya, no, na mga amounts. Just in case po sir, no, tinitimbrahan na po namin kayo, baka kung hindi talaga mag-commit pa rin or di mabayaran, baka kailangan po namin ilapit sa inyo for your investigation na lang. Baka madami pa kasing mabiktima eh. Tama po yun. Tsaka ito pong programa nyo po ito, napalaking tulong lalo na sa mga kababayan natin, yung mga sumusugal na magkaroon ng kita, na matagdagan ang kanilang ginabubuhay. Napakalaking tulong po ng programa. Sa palagay ko, kahit po wala pa yung 15 days, pwede na kung malapit lang po sila sa tanggapan ng NBI, pwede na nilang ibigay ang mga dokumento para meron na tayong paghanda kung sakali hindi tutupad, may draft na tayo ng mga kasong pwedeng iharap sa kanila. Para ho hindi magkaroon po ng unnecessary delay, tutulungan na po namin sila ng mas maaga. At saka ho yung narinig ko kanina na yung mga ginawang aksyon ng kabilang parte na wala pa silang permit during that time. So yung paglalabas ng permit, hindi naman po maku-cure yung violation na ginawa nila ng una. After the fact na yun eh. Oo. After the fact na po yun. So bakit ngayon lang? At saka iba-iba balik nila dahil sa sila ay nalalantad sa publiko. So paano yung mga hindi nakakaabot sa ating programa na mga mamamayan na walang kaalaman, lalo na sa mga kanayunan, malalayong lugar na wala silang paraan para matulungan natin kaagad. Yun po ang ating agam-agam. Kaya sa palagay ko, maturuan ng leksyon, mabigyan nila kami ng dokumento. At pagbilang paghahanda ng NBI, ay maturuan po namin kung ano ang dapat gawin sa lalong madaling panahon. We cannot expect na yung pong 15 days na sinasabi talagang totoo pa rin. Pero sana totoo. Okay. Pero in anticipation of whatever na pwede mangyari, kikilos po ang NBI para matulungan natin mga kababayan. Mabuhay po kayo, Sir Eric Mercado. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. From time to time, kami naman din po ay makikipag-ugnayan po kay Sir Eric Mercado and gayon din po kay Sir Robel. Pero gaya nga po nang nasabi ni Sir Eric, kung sakaling hindi man po talaga tumupad, agad-agad na po tayong dadiretso sa kanyang tanggapan. Sige po. Okay po. Salamat po, Sir Daniel, you, and magandang hapon po. Maraming salamat. Salamat okay. po. Senator Rafi, maraming salamat po sa tulong ninyo at nakuha po namin yung refund and sa mga clients din po namin at kaibigan namin nakakuha, pinaparating din po nila yung para salamat po sa tulong na ginawa po ninyo. More power po, Rafi Tool po in action. Rapi Tulpo, isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap kapag panatagsan man ng iyong tungkol.